So, what's up mga bro? Nandito ngayon tayo sa hotel. So, saan to? Hyatt Hotel Oryx. Room tour ko kayo mga bro. So, isala na. Isala. Salamin dyan. Queen size or king size na bed. Mas may TV. Tamang tambayan. Meron silang pakape. Ito banyo, bathtub, shower room, stereo, yung faucet, salamin, salamin, yeah, mga brad, salamin po, ano sila, bathrobe, tuwalya, syempre mga complimentary, ano, ekekan. So yun muna mga brad, dumating tayo dito sa Qatar ng ano. Sakto naman sa flight. Hindi pala sakto sa flight. Na-delay yung onti dun sa Clark dahil kidlat. So, hindi pwede magkarga ng gasolina ang aeroplano pagka kumikidlat. So, yun muna mga brad. Tutulog muna tayo. Mapahinga dahil talagang antok-antok ang taga ako. So yun muna mga brad. Bye for now. Peace. What's up mga brad? So, day 2 ng ating hotel quarantine dito sa Hyatt. Ang pangalan to? Eka mga brad. Hyatt Regency Oryx Doha Qatar. So, ito siya. Kita ba? Di mag-zoom in eh. Yan, Hyatt Regency Doha Qatar. So dahil day 2 na, hihintay na tayo ng swab o PCR test para awan Diyos. Nag-negative na tayo. Bukas na umaga, pwede tayong lumabas at magliwaliw. And the other day, back to work na tayo. So, good thing is, pagka may fully vaccine ka dito sa Qatar, pag dito ka na vaccine, ang quarantine mo is 2 days lang sa hotel. Pero pagka outside ka ng Qatar na quarantine, whether Pfizer pa yan o Moderna, kasi Pfizer and Moderna ang vaccine dito, kailangan mo mag-undergo ng 10 days pag sa ibang bansa ka na vaccine pag hindi kayo sa Qatar. So yun muna mga brad, papakita ko sa inyo pala ang quick tour dito sa hotel room na tinutuluyan ko ngayon. Ayos naman siya, ayos talaga. Medyo delay nga lang ang breakfast at lunch, pero okay na, 2 days lang naman. Mahirap din naman kasi rito magkakain dahil hindi ka rin matutunawan dahil wala rin naman activities. Magtatakbo-takbo ka lang dito. So, yun muna mga brad. Update ko kayo pag tapos na yung swab ko or kung mga pag-video ako mamaya pag dumating yung magsaswab. Bye mga brad! Mga brad, hindi ko na video ang pangyayari. Mabilis lang. Kinatok lang ako dito. So, natapos lang nung ano, siguro after 5 minutes na nag-outro kanina. Wala pang 5 minutes, 2 minutes lang siguro. Nag-doorbell na, doon lang ako sa harapan ng pinto. Isang part ng nose ko, itong right side. Pero hindi naman hindi nga sumuksok sa loob ng ano. Sana negative, so para mga pag-ano na tayo, makalabas tayo bukas. Dire-diretso na tayo, trabaho na tayo. So, back to normal life, back to reality, kaya talaga ang buhay ng mga FW. 2 months sa vacation, tapos banat ulit. 12 months ulit na trabaho dito sa ibang bansa. So, yun muna mga brad. Yun. Pakita ko ulit yung aking kwarto, yung hotel room ko. So, ito siya. Yan. Cabinet. What is up mga brad? Good morning. It's October 22. So, lumabas na yung result ng
Swab test natin. Awan Diyos. Negative tayo. So, si Commander negative din. So, yun. Nagpe-prepare lang ako. Prepare naman na lahat eh. Maleta, maleta. Damit na susutin. So, niligpit-ligpit lang ako na konti rito. At yun, mga brad. Lalabas tayo. Mamaya tatawag ako sa receptionist kung ano ang procedure para mapupusan doon ang mga pagpahinga sa bahay. So, yun muna mga brad. Update ko kayo mamaya pag nasa sasakyan na kami. Yo, what's up mga brad? So, this is it. Tumawag na receptionist. Nandun na sa baba yung certificate ko for release dito sa hotel. So, hinihintay ko lang yung bellboy na mag-assist sa akin kasi tatlong bag to. Mahirap magbaba nito. Sabay-sabay. So, yun muna mga brad. Update ko kayo pag nasa sasakyan na ako. Comment lang ako. Babilis lang yung biyahe at hindi na ano, mahasal si Commander. Yun na mga brad, bye for now. Bye! What's up mga brad, magkakas na tayo dito sa hotel. So ito yung hotel na tinuluyan natin. Hayat hotel. Magdari na tayo sa bahay. 1 o'clock na. Gutom na. So mayroon mga brad, nakasakay na ako sa order. Kasi ah, 15 minutes away from bahay. Wait for now, wait.